Naubos ko na ang mga nasa table na nauna kong in order pero gutom pa ako kaya naman muli kong tinawag ang waiter. Pwede pa order pa? Same pa rin. Lahat po yan? Gulat na tanong ng waiter sa akin bago napasulyap kay Zelensky na wala lang reaksyon. What? Inis na tanong nito sa waiter. She's pregnant. Sumunod ka na lang. Tinapi ko ang kamay ni Zelensky. Hindi mo na kailangan sabihin. Bulong ko. Yes, lahat to. Sagot ko na mapabaling dito. Okay po, ma'am. Bago ako magsalita ay uminom muna ako ng tubig. May sasabihin nga pala ako. Panimula ako bago inayos ang aking buho. Hindi ito tungkol sa pakikiusap ko na bumalik ka kay Leslie, pero yes, about ito sa kanya. Nauumay na ako. Walang amor na sabi niya. Sana hindi na ako pumayag makipagkita kung ito lang din pala ang sasabihin mo. Good news pa nga to sa'yo eh. Napairap ako. Kung alam mo lang kung gaano ito kasakit para kay Leslie. Poro ka Leslie, paano ka naman? Minsan hindi masamang unahin ang sarili. Ayokong patulan sinasabi mo dahil baka mag-iskandalo lang dito. Isa pa, wala kang pake kung palaging si Leslie ang iniisip ko. Just because gusto mong bumawi, right? Iniisip mo kasi kasalanan mo. Iyon naman talaga ang pakiramdam ko pero si Zelensky pilit niyang sinasabi sa akin na hindi. It's my plan na sirain ang tiwala niya sa akin para makahanap ako ng paraan to escape. Ibig sabihin, plano na pala niya talaga iyon. Ginamit pa akong instrumento, kabweset. Congratulations! Sarkastikong bati ko. May isa pa akong good news sa'yo. Good news para sa'yo pero para sa pinsan ko, bangungot. Hindi siya buntis. And the reason kung bakit wala siyang buwan ng dalaw ay dahil may PCOS siya. I knew it. Kaya ba hindi siya kinakabahan? Bakit mo pala sinabi sa akin? Hindi ba ang gusto mo ay bumalik ako sa pinsan mo? Don't tell me. Agad ko siyang pinutol. No way. Ayokong pakasal sa'yo at ayaw kitang maging ama ng anak ko. Napalakas ang boses ko kaya naman napatingin ang mga ibang tao sa amin. Napayoko tuloy ako sa kahihiyan. Basta hindi kita gusto. Same. Pero anak ko din yan so may karapatan ako whether you like it or not. Pero hindi ko naman pinapasustentuhan sa'yo ang bata. Ayaw ka itong panindigan at kaya ko siyang bigyan ng magandang buhay kahit walang tulong mo. Madiing wika ko. I insist. Binabalikan ako ni Diego. And who's Diego? Nakakunot ang kilay ni Zelensky. Ex kong niloko ako. Sagot ko. So, magiging tanga ka ulit? Ang sama talaga ng pananalita niya. No, I think nagbago naman siya. Why not giving a chance, diba? Palusot ko lang ito pero hindi ko gagawin dahil wala na talaga akong tiwala kay Diego. Ayaw ko maging tanga ulit. Huwag mong sabihin ipapaako mo sa kanya ang anak ko. Kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Zelensky. Don't you dare, Claudia. Binabantaan mo ko? Nakataas ang aking kilay habang sinasalubong ang kanyang titik. Oo, Claudia, dahil oras na malaman kong hinawakan ka ng gagong yun at ginalaw ka habang nasa sinapupunan mo ang anak ko. Tumayo siya at lumapit sa akin upang bumulo. Papatayin ko siya. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Once na mailabas mo ang bata, sa akin na siya. Kukuhanin ko ang anak ko at ikaw. Magiging malaya ka na ulit. Maaari na kayong magsama. Hindi mo makukuha ang anak ko. Nauutal na sagot ko. Hindi ko alam kung sa galit ba ako nauutal o sa takot dahil sa banta niya. Kaya ko, Claudia. Kaya wag mo akong subukan. Isang butas lang ang makita ko at walang kisap mata kong kukunin ang bata. Wala kang karapatan. Linakasan ko ang loob ko at tumayo. Sa akin lang ang anak ko. Ako ang gumawa, ako ang ama, kaya sa akin lahat. Maging ang ina. Susunod ka sa gusto ko, Claudia. Iluluwal mo ang bata ng malusog. Naiintindihan mo ba? Hindi ko iintindihan, Zelensky. Hindi ako tuta o puppet na pwede mong utusan na lang ng mga nais mo. Hindi mo ako pagmamay-ari. Ikaw ang hindi makaintindi nun. Pangangatwiran ko at pilit na lumalaban. Ano bang akala mo? Gusto kita? Napangisi siya. Ang anak ko ang nais ko. Malamang isasama kita dahil nasa sinapupunan mo pa siya. But once na nakalabas na ang anak ko, pwede ka nang lumaya. Kinikilabutan talaga ako sa sinasabi niya. Pakiramdam ko hindi kami safe ng anak ko. Hindi niya makukuha ang bata. Ako ang ina. Ako ang ama. Kaya kong gampanan yun nang wala siya.
Kahit kailan hindi ko pinangarap na mapunta sa isang baliw na lalaki. Ayos ka lang? Hindi po. Napayoko ako at tahimik na lumuluha. Nahihirapan na ako, ma'am, kung paano ko aayusin ang lahat. Ano bang nangyari, iha? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Nahihiya ako. Napahagulhol ako sa sobrang sakit at bigat ng aking dinadala. Mahihiya ka talaga. Natigilan ako at napatingin kay Leslie na seryoso nakatingin sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Madieng wika niya. Ang kapal-kapal, Claudia. Kaya pala palagi kang nasa tabi ko at palagi kang nakaalalay kasi Claudia, ikaw pala yun. Claudia, anong kasalanan ko sa'yo? Ikaw pa na pinsan ko? Itinulak niya ako, kaya kamuntik na ako matumba, mabuti na lang at sinalo ako ni Mommy. Les! Galit na sigaw ni Mommy. Ano bang nangyari sa inyong magpinsan? Bakit umabot kayo sa sakitan, ha? Sorry, tita, pero kahit pinsan ko si Claudia, wala akong pake. Sinira niya kami ng fiancé ko, tita. Ang malanding babaeng yun ay si Claudia. Dinuro ako ni Leslie. Natuktop ko ang aking bibig. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya. Alam mo kung alam ko lang na fiancé mo siya, hinding-hindi ko yun gagawin. Nadala ako ng emosyon dahil sa ginawa ni Diego at oo, aminado ako pagkakamali ko yun. Napabaling ako kay ma'am. I'm sorry, mommy. Les, baka naman pwedeng pag-usapan to ng maayos. Maging si mommy ay umiiyak na din. Hindi naman pwedeng masira kayo dahil lang sa isang lalaki. No, kinakamuhian ka siya, malandi siya. Napasigaw si Leslie at muli akong susugurin ng sumigaw ako. Buntis ako! Sigaw ko habang hawak ang aking tiyan upang protektahan ang anak ko. I'm sorry, nagsisisi talaga ako. In case you didn't know, hindi ko ipinapaako ang bata. Ilang beses ako nakiusap na ikaw ang fiancé kaya ikaw ang dapat ang panagutan at ako? I'm fine. Ginawa ko ito at pagdudusahan ko to. Paliwanag ko. Alam mo naman ang kondisyon ko, di ba? Ngayon alam niya ang may magiging anak kayo, paano na ako? Sabihin mo. Lalo wala na kaming pag-asa. Leslie, bakit ba hindi mo matanggap na wala namang kayo? Akmang hahawakan ko siya nang iwas-iwas niya ang aking kamay. Don't you dare touch me, Claudia. Hindi ko alam ano pang magagawa ko kapag lumapit ka pa. Les, Claudia. Malungkot na napatitig sa amin si Mommy. Hindi ba ito? Hindi na nakatapos si Mommy sa sinasabi niya. Hindi na, ikinakahiya at kinamumuhian ko ang malanding yan. Umalis ka at huwag magpapakita sa akin lalo na sa fiancé ko. Hindi na nga niya fiancé pero pinipilit pa. Sige. Walang emosyon sagot ko. Mabuti na rin ito dahil kailangan kong iiwas ang anak ko sa baliw na lalaking iyon. Hindi ko na inalam kung paano niya nalaman na ako ang babaeng kinamumuhian niya. Sorry, Mommy. Napaupo ako sa sobrang panghihina nang makaalis na si Leslie. Ito yung hindi ko masabi kasi takot na takot po ako magalit kayo ni Daddy sa akin. Tingin mo, hindi ka namin maiintindihan at dadamayan? Oo po. Nahihiyang sagot ko habang patuloy na lumuluha. Kahit anong mangyari, anak ka pa rin namin, Claudia. Ngayon para maiiwas ka, ay ipapadala ka na lang muna namin sa Canada hanggang sa makapanganak ka at makapagsimula kayo. Thank you, Mommy. Wala akong paalam kahit sa kaibigan ko, palihim lang ang lahat. Minadali ni Mom and Dad ang pag-alis ko dahil ayaw nilang ipahiya ako ni Leslie. Maging si Tita at Tito ay galit sa akin. Upang walang iskandalo ay pinaalis na agad ako nila Mom and Dad. Marina ko ang napapikit habang yakap si Mommy. Sorry po talaga sa kahihiyang ginawa ko. Tahan na, kami na ang bahala sa lahat pero anak. Ama pa rin siya ng bata, kailangan pa rin niyang malaman. Sabi ni Mommy habang yakap ako. Ayoko po, Mommy. Pakiusap, protektahan niyo ako ni Dad mula sa baliw na yun. Kukuhanin niya ang anak ko. Nakikiusap na sabi ko. Napatango sila bago ako hinatid sa airport. Naisandal ko na lamang ang aking ulo bago Mariing pumikit. I'm sorry, anak. Hindi pa ata ito ang tamang oras para sa atin. Masyado pang maras ang tadhana. Sa tamang panahon, anak, babalik din tayo at makikilala mo din siya.